Hi, this is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Good afternoon. This is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. Today is March 7, 2022. Ang ating topic ngayon ay red rice eating at saka eating white rice variety. Ano ba talaga ang kaibahan sa itong dalawa na pareho silang eating variety? Kaso lang yung isa kulay pula at kulay puti. Yung puti naman ay eating rice variety. Plain lang siya. White siya ang palay. Hindi katulad ng red rice eating. Ito siya, rice eating variety ay not resistance to the wind. Bakit hindi siya resistance sa wind? Dahil mataas siya, resistance din siya sa disease. Eating variety ay madali siyang matanggal ang rice grain dito sa kanyang panikil dahil malambot siya. Kaya ito ang binabalik-balikan ng mga ibon. Hindi siya masyadong yumuyuko. Makikita nyo dito, friendly siya sa mga ibon. Pa body structure sa eating rice variety, ang stem node niya ay maliit at panahon sa pagtanim ng palay, ito rin ay maganda rin sa mga panahon ng hindi tag-ulan. Katulad o dinimahangin, ito ngayon, maganda to siya sa itong panahon na to sa pagtanim ng November up to February. Ito yung kanyang tumpak na oras dahil wala masyadong hangin, hindi maulan, hindi siya dumadapa. Ito kasi, kaya ito dumadapa dahil maliit ang kanyang stem node sa panahon ng tag-ulan. Madali to siyang dumapa. Eating white variety, panahon naman ng early 90s after transplanting, prone sa snail, katulad ng golden snail apple kohol, palagi silang kinakain dahil malambot pa sila kahit anong uri ng variety, yun ang wala silang ligtas sa golden snail sa panahon ng early 90s after transplanting the rice. Ang ating topic ngayon, ito yung red rice eating. Ang red rice eating ay isang 4 months sa wind structure. Hindi siya matibay, hindi siya makapag-resist sa malakas na hangin. Sa disease, resistance siya sa bird and friendly siya. Dahil yung mga ibon dito ay hindi silang, siguro hindi nila nalalasahan yung red rice variety dahil matabang at hindi malasa sa kanila. Kaya iniiwanan nila, hindi nila kinakain. Kaya makikita mo rito na wala talagang nilalagay na mga kung ano-ano pa rin yung scarecrow. Dahil yung red rice eating ay hindi talaga nilalapitan ng mga ibon katulad ng maya at saka yung sparrow. Ika nga less sugar kumpara doon sa puti. Yung body structure naman niya, yung katawan ng red rice eating ay katulad ng white variety eating na maliit kanyang nude. Kaya ito ang dahilan na madali siyang dumapa sa hangin kung mayroong hangin na dadaan dito sa isang lugar. Itong red rice at saka eating variety white best planting during November, itong red rice eating at saka white eating, pwede silang itanim sa November akmang-akma dahil walang hangin noon at walang ulan, kaya maganda sa kanila ang kanitong uri ng variety. Dito naman sa May, maulan na sila, hindi na sa pwedeng itanim, pero depende lang sa isang lugar. Kung ang lugar dito ay tago, kaya hindi pinsala sa hangin, pwede siyang itanim na whole year round. Mayroon dito nagtatanim dito sa amin na whole year round ang tinatanim yung red rice eating, pero ang the best talaga nito ay during November, yung second cropping. Yung first cropping hindi sa pwede dahil maulan. Ito lang yan. Kahit ano pang uri ng palay o hybrid o inbred, sa panahon ng 90s transplanting ay delikado talaga sila sa mga snail katulad ng golden snail kohol. Kinakain at nilalantakan yung puno ng palay dahil masyado pang mura at sip nila ay yung katas at namamatay. Pati yung dahon kinakain, ang lahat ng uri ng palay ay prone talaga sa mga golden snail kohol. At ganit ito rin ang mga dagdag na totoo sa mga tinatanong ko na binabato ko sa kanila yung mga tao kung ano ba talaga ang red rice eating at kaibahan doon ay sa white eating variety. Ito yung mga tao nagsasabi mas ay iba yung red rice eating at saka white eating variety. Ito na sila. Kaning kuan, mga hybrid mo ay delikado sa tungro. Kanya ilang kuan dan eh, uhay para sa budan o gagmay. Taga siya. Lagi ang iyang kaning punuan ba na gagmay kayo din eh. Para di para sa 216 nga dagko. Nga so maya ang red rice. Wa maya. Way maya ang itin nga puti na maya. Oh, pasa ka sa sakit ng itin nga red o puti. Dili kayo sila badamids. Ito ya error at sinisip at eroy at this is your Yoyo Sam. See you on my next vlog and don't forget to subscribe and like and share it to your friends or pals. See you and God bless us all and bye-bye.